Chinggu, welcome back to my channel. Today's video is about syempre pampaswerte pa rin po. At meron lang po akong gustong i-share sa inyo about sa pampaswerte again. At syempre, tayo naman kasi mga Pilipino ay mahilig din sa mga pampaswerte. Ito pong pampaswerte ito na gusto ko pong i-share sa inyo is na kita ko at na-experience ko nung panahong ako ay nasa bansang Korea. Ang video pong ito ay para po sa inyo. Alam naman po natin na ang mga Incheck ay mga negosyante yan. Alam naman po natin na mga Incheck ay mga panatiko sa mga pampaswerte. Nung ako po ay panahong nasa Korea, yung kumpanyang nadatnan ko sa Korea ay bagong bukas lang po yan. Luckily nga, at nung pagdating ko doon ay talagang very, ano po talaga sila, successful. First, ano pa lang nila, ng unang taon pa lang nila sa company nila yun, ay talagang ang trabaho po namin ay inam sa dami at sa lakas ng aming trabaho yun. And then, one time, nung siyempre, bago po yan mag-start kami ng aming trabaho, ay naglilinis po kami. And then, after that, is maglilinis ka pa rin. Ngayon, nagtaka ho ako nung nakita ko na bakit sa taas ng mga... Sa mga taas-taas po na ganyan, may mga nakita akong mga dry fish na yung mahahaba ang nguso ng isda. Hindi ko lang po kasi alam kung anong tawag sa isdang yun. Basta, isdang mahaba, tuyo na po siya, dry fish na po siya, at mahaba po ang nguso niyan. Nakataas, nakalagay po siya sa mga taas-taas, sa mga istante, basta sa mga paligid ng ganyan ng company namin. And then, nung in-open ko, kasi nag-ooperate po kami ng machine, nag-ooperate ako ng machine, computerized machine yan. Pag-open ko, sa ilalim, nakita ko, may ano pa rin siya, may dried fish pa rin siya. Yung pa rin klaseng isdang yun. Mahaba ang sunong isda, mahaba siya. Na hindi naman po malapad na malapad ang katawan eh. Parang ang lapad lang ng katawan niya is yung parang doon sa isdang espada kung tawagin. Yan po. Hindi ko lang kasi siya maipakita kasi actually naghahanap ako ng ganong isda. Wala akong makita dito sa atin. Pero ang description ko po sa inyo is mahabang isda siya, mahaba ang muso siya. May similarity siya doon sa espadang isda. Tuyo na po siya. Ngayon, nakalagay po siya sa mga machine, sa ilalim o sa loob ng machine. Nakalagay po siya sa mga taas, sa mga pintuan. Doon sa mga entrance, nakalagay po siya doon. Nagtanong ako sa isang kasamahan kong Koreano na bakit may mga ganong nakalagay sa makina, sa mga parte na nakatago sa mga gilid, ganyan, sa likod ng pintuan, sa entrance, nakalagay. Nagtanong ako, at ang explanation po niya sa akin is yun daw po ay lucky charm nila, pampaswerte. At pag daw po kayo naglagay ng mga ganon, is dadagsain ka daw ng maraming blessing, dadagsain ka daw ng maraming pera. So, and I believe that dahil nakita ko at naramdaman ko rin naman nga po talaga na ang blessing nung mga panahong yun sa company namin is sobra grabe talaga. At ang aking boss is very excited na i-share din sa aming mga employees niya ang mga blessing na dumadating sa kanya. At yun lang po ang nakita kong ginamit niyang mga pampaswerte doon sa company niyang yun. Kaya kayo po, mga Chinggu, kung kayo po ay may mga negosyo, even hindi lang po sa ganung klase ng factory meron kayo, or doon sa mga small business, kahit po yan yung mga tindahan or whatever business man po yan, itry nyo po, manap kayo po nung ganung klase ng isda na tuyo na po siya. At ilagay nyo po yan sa mga lagayan nyo ng pera or sa mga taas istante ng inyong mga tindahan or sa entrance ng inyong bahay, sa mga taas po ng mga bintana ninyo.
Ilagay nyo po yung isdang yan at yan po ay nagwe-welcome ng money. Nag-aakit po yan ng swerte at ng swerte lalo na po sa financial. At kasi nga po, diga po, ang isda ay magandang pampaswerte sa buhay natin. Kaya po, naniniwala ako na ang isda ay talagang very, very effective po yan. Kaya mga chinggu, maglagay po kayo at maggumamit po kayo ng pampaswerteng istang yan. Yun lang po mga friends, mga chinggu. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel.